Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Embrace the calling of parenthood by nurturing our children with the love and faith that Jesus exemplified. Let His teachings and actions guide our parenting journey, fostering an environment where love, compassion, and faith flourish. So inspiring words, my dear brothers and sisters. It says in Ephesians, yung pinakadulo po, discipline and instructions of the Lord. Ibig sabihin, ang pattern natin ng pagiging parents po natin to be a good parents, it is Jesus. Amen. Di po ba? Yun po yung pamantayan po natin. Kaya nga po, ang hamon po sa atin, to embrace the calling of parenthood by nurturing our children with love and faith. Amen. May pag-ibig at mayroong pananampalataya na ang example ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Good evening, my dear brothers and sisters. Welcome to our Love Lock Be Inspired. This is your host, Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And yes, our theme for tonight, Brother Vic, it is parenting in Jesus' way, nurturing with love and faith. And so, brothers and sisters, you know, ang magiging parents po ay mahirap na masarap. Hindi po ibig sabihin pagka ikaw po ay maging magulang. Kaya nga, madalas sinasample ko po, tama po yung tawag sa atin, magulang. Sobrang gulang. No? Parang wala nang karapatan ng mga anak. Pero pag nakilala mo si Jesus, pag naging sentro si Jesus ng ating mga buhay, magkakaroon ng patas, magkakaroon ng balanse na pamumuhay bilang isang pamilya at magiging mabuti tayong magulang. Amen. So, brothers and sisters, manalangin po tayo. Let us pray so that we may cultivate this theme for tonight, parenting in Jesus' way. Sister Ems? Yes, my dear brothers and sisters, let us put ourselves in the presence of God as we say, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask for your wisdom and understanding. Help us to embody the love, patience, and compassion that Jesus showed during His time on earth. May our actions and words reflect His grace and mercy, creating a nurturing environment where our children can grow in faith and character. Grant us the strength to be patient and the courage to lead by example. Teach us to be gentle yet firm, amen, loving yet guiding. Amen. As we train our children in the way they should go, let your Holy Spirit fill our hearts with your peace and guidance, so that we may be instruments of your love in our families. We pray that our discussion for tonight will be fruitful and inspiring, helping us to be better understand and apply the principles of parenting that align in your will. May our homes be filled with your presence, and may our children come to know and love you deeply. Yes, Lord, we thank you for this great opportunity for me and Sister Emma. In this, be inspired, O Lord God. Lord, take control of everything. Fill us with your love, joy, peace, kindness, and make us an inspiration, an instrument to our brothers and sisters, especially po sa mga anak. In every family, we surrender ourselves to you. Take care of everything, Lord. May we inspire before we expire. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen. And amen. Bye.
kami patungo sa Ama. Ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga hanggen, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Pagin mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay. Amen. It's Beans, fire again. It's Sunday, Sister M. Siyempre, alam niyo po, napaka, yung last week natin is about marriage. It's about husband and wife. Paano patitibayin ang buhay mag-asawa? Siyempre, pagka po mag-asawa, usually po, nagiging pamilya, nagkakaroon ng anak. Amen. Kaya nga po, ang ganda po ng ating pong team po sa ngayong gabi, yung pong ating parenting in Jesus way, nurturing with love and faith. Lo, alam niyo mo kapatid, no? Meron akong naalala tuloy itong tungkol sa parenting na ito, sa totoo lang eh. 'Di ba? Merong iba natatakot na maging magulang. Kasi mahirap daw pong magpalaki ng anak. Sabi naman ng mga anak, ang hirap din daw pong magpalaki ng magulang, no? Yun ang iyon ko minsan. Maraming frustrated din po na anak. Kung marami pong frustrated na magulang, meron din po mga frustrated na anak. Kasi may mga magulang din po, hindi rin po what to call this, hindi rin nasa tamang pamamaraan ang pagpapalaki ng anak.
Pero meron tayong tinatawag, Sister Ems, na like father, like son. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na like mother, like daughter. So kung ano daw po yung nanay, ay siya naging pong ugali at asal o yung ginagawa ng anak. Ganun din po ang tatay, di ba? Pag lasinggero ang tatay, lasinggero din po yung anak. No? Yun, yun ang basagulero ang tatay, basagulero din po. Kaya napakahalaga, kapatid, ng pagiging isang magulang. Kasi tayo ang huwaran eh. Tayo po, ikaw at ako, tayo po ang unang guro. Hindi po yung guro sa eskwelahan. Tayo po ang pinaka-effective na guro ng ating mga anak. Amen. Kaya nga po yung keywords natin kanina, yung key message natin, embrace the calling of parenthood by nurturing our children with love, pag-ibig, Sister Ems, ha? Faith, ibig sabihin pananampalataya, i-guide natin sila na dadali natin siya sa ating Panginoon. Kasi saan tayong bumuo ng pananampalataya kundi sa ating Panginoon? Faith that Jesus exemplified, the best example of faith and love, it is only Christ. No? Let God's teachings and action guides our parenting journey. Alam niyo po, habang po tayo, maski lolo't lola ka na, may anak ka pa rin eh, parents ka pa rin eh, fostering an environment where love and compassion and faith flourish. Yun yung sinasabi. Napakahalaga pala nung pag-ibig, Sister Ems, na gagamitin natin. Kasi ang isang nakita ko, mahirap ka magbigay ng pag-ibig kung wala kang pag-ibig. So, ako mismo, Sister Emma mismo, tayo po mismo, my dear brothers and sisters, kailangan nakaranas tayo ng tunay na pag-ibig. At saan ba nagagaling ang tunay na pag-ibig? Sa ating Panginoon, si Jesus. Wala namang ano eh, kasi ang pag-ibig ng tao, madalas may kung eh. At kuminsan kumukupas. Kuminsan nagkakaroon ng diprensya. Pero ang pag-ibig ng Diyos, long-lasting. Amen. Kaya kung ito yung naranasan natin, ito rin yung maibibigay natin sa ating mga anak. Amen. May mga, meron po kami si-share ni Sister Emma na mga something sharing of guides na natutunan natin, di ba? Natutunan natin dalawa kung paano natin pinalaki yung lima nating anak. Kaya nga po yung ating banner ngayon, yung ating pong poster, yung background po, yung pong aming mga anak, nakawake po kami lahat doon. Maliliit pa sila. Ilan na yung may asawa noon? Wala pa. At the time, wala pa, no? Wala. So, yun ang ano. Pero ngayon po, isa na lang po ang walang pamilya. May mga anak na rin po sila. So silang ngayon, parents na rin. No? Parents na rin. Kaya nga, madalas nagtatanong sila sa kay papa niya, kay mama niya, paano ba ito? Paano niyo ba kami pinalaki? Siyempre, alam niyo po, sa totoo lang, lagi ko sinasabi yun, ang mga anak parang daliri. Eh. Di ba? Hindi pare-pareho. Pero itong mga guide po na ito ay isa pong parang manunurture natin, maiipon natin sa ating sarili upang magamit natin. Amen. One is love and compassion, Sister Ems. Amen. Parang yun yung number one ano, na natutunan natin. Binasa natin kanina. Love and compassion. In Ephesians chapter 6 verse 4 says, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in training and instruction of the Lord. Yung kasi ano eh, sinabi ko nga po kanina, ang hirap magbigay kung wala ka. Amen. Paano mo ibibigay yung love? Wala ka ng love. Hindi ka nakaranas sa love. Alam nyo kapatid, merong ito pong isang ano eh, yung natutunan natin sa renewal, yung healing of the family tree, Sir Ems. Kasi kung hindi ka nakaranas ng love sa parents mo, wala ka ibibigay sa mga anak mo. Paano mo ibibigay? So, paano po yun? Makakat po yun through healing of the family tree, no? Para po makat po yun, para maranasin natin yung tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Yun yung isang pinaka the best na ano na nakita ko sa atin. Siguro, marirelate natin, Sister Em, may share natin eh. Ikaw, paano ka lumaki noon? Paano ka pinalaki ng parents mo? Yes, nandun yung love and compassion, pero nung tayo na yung naging magulang at nakilala natin ang Panginoon,
Di ba? Yun yung importante eh. Magkaiba pala. Oo, magkaiba. Although, yung parents ko, kilala rin nila ang Panginoon. Pero, may difference eh. May difference na iba yung may personal relationship ka sa Panginoon na ikukonsulta mo paano hindi yung nagsisimba lang. Oh, hindi yung nagsisimba. Hindi yung nagrosaryo lang. Ikukonsulta mo kung paano yung magiging pagpapalaki ng mga anak. Yun ang isang the best narinig ko sa terms. Yung sasabihin mo, for example, ika nga eh, gusto mong iayos yung anak mo. Mm-hmm. No? Sa pag-aaral. Amen. Di ba? Amen. Eh, dati sa atin, ang gusto natin, uso nurse ngayon, mag-nurse ka. Uso engineer ngayon, mag-engineer ka. Hindi. Teacher. Hindi po. Ngayon po, pinagdadasal natin yon. At pinakikinggan din natin anong gusto ng anak natin. Amen. To tell you honestly, yung aming po limang anak, hindi po kami nasunod sa mga kurso po nila na kinuha. Amen. Sa pag-aaral. Sila po nasunod. Kaya ang sasaya nila eh. Di ba? Yun yung isang bagay. Pero yun naman, natutunan natin sa ating Panginoon. Kasi kung hindi naman, pipilitan natin gusto natin. Yes. Star M's, di ba? Magulang nga eh. Magugulang. Pero siyempre, yung love, Sister M's, saan ba natin makukuha at saan natin matututunan yan? Mm-hmm. Ano sabi sa scriptures, Star M's? Another one in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7 says, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Doon ako sa huli. Ang ganda eh. No? It's always protect. Protecting our children. No? Alam mo yung pagpaprotect sa children po, hindi po ito yung huwag kang lumabas ang bahay kasi baka madisgrasya ka. Misa kasi yun ang parents eh, di ba? Eh sa atin, ang ano natin, anak, mag-iingat ka anak. No? Umuwi sa tamang oras. Para hindi kami mag-alala. So yun sinasabi natin protection. And always trust our children. Alam niyo po, yun ang umisa sa kasi tayo eh. Eh, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Di ba? Yun ang sabi natin sa mga anak natin. Naku anak, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Sasabihin ko. Buti hindi sumasagot yung mga anak po natin. Anong sagot po? Buti po hindi tayo nagkasalubong. Di ba? Iyon po yung ano natin. Trust our children. Amen. If you trust God, you will trust our children. And always hope that there is something that God will guide them. That God will protect them. That God loves them. Alam mo, mahal mo anak mo. Alam ko. Amen. Sigurado ko po, mahal mo anak mo. Pero naniniwala ka ba, kapatid, na mas mahal pa ng Diyos ang anak mo kaysa sa pagmamahal mo sa Kanya? Kaya nga, protection natin ng Panginoon sa lahat eh. And always persevere. Pagtsagaan po natin. Kasi, ano po yan eh, kumbaga sa martilyo sa kapako, di ba? Kailangan pagtsagaan po natin hanggang sila po ay lumaki. Pag sila po ay napalaki natin ayon sa ating Panginoon, ang saya-saya ng tahanan. Amen. Ang saya-saya ng pamilya. Amen. Colossians 3 verse 21, it says, Father, do not embitter your children or they will become discouraged. Pag alam niyo po yung mapait na karanasan ng ating mga anak, yung parang nagtatanim sila ng sama na loob sa atin, no? Madi-discourage sila eh. Tsaka po yung dinudulutan natin sila ng, ibig sabihin, dinidiscourage natin sila, inaanuhan natin sila, dinidegrade natin sila, bobo ka, hindi mo kaya yan. Yung mga ganon, alam niyo po yung, mahina ka, wag kang mag-ano ng ganito, naku, ganito lang kurso kunin mo, kasi ganito, ano mo. You know, di ba, tinatanim po natin yung discouragement sa kanila. Amen. Ang sabi ng Panginoon, huwag po natin sila dulutan ng mapapait na karanasan. Nararanasan na po natin noon. Kailangan po yung mga dalisay, kailangan po yung masasarap, kailangan po yung what to call this, punong-puno ng pag-asa. Marami pong kabataan ngayon, wala na pong pag-asa. Totoo po. Kasi share lang sa akin ng isang brother anong araw yun? Thursday. Mm-hmm. Nag-PM sa akin. Kasi nag-graduate po yung kanyang anak. Sabi niya,
Brother Beck, siguro kung hindi po sa community, kundi po kami na rin yun, baka hindi po nag-graduate ang aming anak. Wow! Ako, punong-puno, kumbaga sa ano, galak na galak ang puso ko. Kasi, di ba, maraming natutunan sa ating Panginoon, yung guidance ng Panginoon kung bakit napanuto, napaayos ang kanyang mga anak. At saka, Brother Vic, idugtong ko ano, yung nag-sharing na yon. Kasi, isinabuhay din niya kasi yung natutunan kung paano ang magiging mabuting magulang nakita para ng sa anak nila. Yes, na nakita ng anak. So, yun nga, sabi nga, no, ang pagkamagulang talaga, parenting is up to the last breath. Yeah, of course, of course. Minsan, masabihin lang po natin, yung tatay mo, nanay mo, magagalitin. Yung tatay mo, nanay mo, walang kibok. Hindi man lang nagpapartis. But deep inside, the brothers and sisters, deep inside, ako yung tatay na walang kibo. Sa totoo lang. Pero siyempre, sa laman ng aking puso, punong-puno ako ng pag-ibig sa aking pamilya, aking asawa, sa aking mga anak. Siyempre, no? Yun yung pagiging tatay mo. Yun yung bokasyon na binigay sa'yo ng Panginoon. Dapat in-nurture mo, dapat pahalagahan mo. Pangalawang sharing of tips, Sister Ems. Another one is faith and trust. In Proverbs chapter 22 verse 6 says, "Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it." You know, brothers and sisters, ang pananampalataya po kasi regalo ng Panginoon sa atin. Amen. But of course, para po mabuo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, we need to know Christ. Di ba? Kasi hindi ka naman maniniwala pang hindi mo kilala. Amen. So first, knowing Christ, believing God, trusting God, and faith. Faith is the foundation of our Christian life, pwede ba, brothers and sisters? Amen. And doon mabubuo yung trust pag meron ka nang nabuo na yung pananampalataya mo. Deuteronomy chapter 6, verse 6, "This commandment that I give you today are to be on your heart," sa puso. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Imagine, sa lahat na alam niyo po, sa totoo lang, ako po, sa isang parang nakikita ko, Sister Ems, hanggat bata pa yung anak mo, hanggat nakakatabi pa sa'yo sa higaan, hanggat nakakakalong pa sa iyong kandungan, please, nurture our children. Hanggat gusto pang sumama, kahit sa palengke, gustong sumama, isama mo yan. Sister, o. Oh, kasi darating yung time, ayaw na niyong... Naalala ko, Brother Vic, nung bagong tayo rito sa Cebu, syempre, bago tayo, so ang daming imbitasyon, Nung una, syempre, dala-dala namin ng mga anak, birthday ng bata. Sunod, dala pa rin namin sila, birthday ng medyo may edad na. Sunod, pag may imbita, tatanungin na ng mga anak ko, "Whose birthday, ma? Is it the mother or the child?" Kaya, payo namin, my dear brothers and sisters, hanggat sa gusto nilang sumama, sige, kahit na hinihila yung mga damit nyo, sige, isama nyo sila. Isang bagay na na-treasure ko, may divide sa sisters, yung paghalik. Yung aming mga anak, kahit kung matatanda na sila, pag nakikita ko po kami, hahalik yan. Bukod sa pagmamano, maghahalik pa po yan. Yun yung isang napakasarap. Minsan yun ang kulang sa pamilya. Tsaka hindi ko naranasan po yun. So ngayon na lang na na may edad na ako, buhay pa ang mama ko. Parang, ginagawa ko rin yung ginagawa ng mga anak ko sa akin. May time pa parang ganun na although at least binabalik natin yung magandang pamaraan sa ating mga magulang. Kasi it reflects, di ba? Baligtad kami ni Sister Emma. Ako po, at ang nanay ko at ang tatay ko, Diyos ko po, as in, kalong-kalong akong tatay ko, kahit malaki na ako, nanay ko. Kaya nga, eto nga mag-asawa na po kami. Nakakatawa. Nagkasakit ako, nilagnat ako. Ano yung sabi, nahihibang yung pagmataas ay nagnat. Mataas ang lagnat. Tapos ang naglagnat. At sinisigaw ko po ang nanay ko, "Ina! Ina!"
Sabi si Sister Emma, iuwi na kita sa ina mo. So, grabe ang attachment ng nanay ko at ang tatay ko sa akin. Treasure ko talaga yon. Pati sa paghahanap buhay po, ang tatay ko po ang nagturo sa akin. Totoo lang. Naging barkada ko ang tatay ko, no? Naging ano ko rin ng nanay ko. Grabe. Kaya sobra. Kaya siguro, yun din naman yung na-impart ko sa akin, sa aming mga anak. Amen. Psalm 127 verse 3. Children are a heritage from the Lord. Offspring a reward from Him, from God. Amen. Yung pala mga anak po natin, kapatid po, ito po ay parang kumbaga sa reward, trophy. Hindi lang sobra pa sa trophy, heritage nga ang tawag ng Panginoon no? Kaya nga po napaka-precious po ng ating mga anak. Pakamahalin po natin sila. Amen. Number 3, sharing uli ng tips, Sister Ems. Another one is guidance and instruction. Yun naman is from James chapter 1 verse 5 says, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. There are things na kasama rin po sa decision ng mga anak. Amen. Di po ba na, Sister Ems, no? Yung sinasabi ni Sister Emma na lahat ng bagay ay humingi kami ng guidance, ng instruction sa Panginoon. Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat gawin na sa aming mga anak, sa amin po bilang magulang, paano po ang pinaka-the-best namin magawa? Yan yung sabi sa James. Kaya kung ikaw po ay nagkukulang ng kaalaman, humingi ng kaalaman sa ating Panginoon para sa ating mga anak. Hindi yung humanly, no? Kasi, of course, siguro, Harvard graduate ka, LaSalle graduate ka, siguro cum laude ka, magna cum laude ka, kapatid, iba rin po yung guidance na nanggagaling sa ating Panginoon. Iba rin yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen, Brother Vic. Parang, naalala ko may insidente sa atin, Brother Vic, ano, sa aming mga anak, na parang yung, there was a time na ang behavior nila is hindi maganda, hindi kaaya-aya, something ganon. So, pinag-pray ko po yon. Sabi ko, Lord, ano pong dapat namin gawin? Kung ano man po yung pagkukulang namin, punuan mo. Amen. At kung ano man po yung kalabisan namin, bawasan mo. Amen. Kasi parang, siyempre as parents, di ba? Pag makikita mo na parang hindi na naka-align yung behavior ng anak mo, siyempre mababother ka. Amen. Dahil, kumbaga sa anong sagutin natin sa Panginoon yung ating mga anak, di ba? They're the one entrusted to us. So, there was a time talaga na na-feel namin na medyo hindi maganda ang takbo. Yun ang prayer ko kay Lord na tulungan mo kami, Panginoon, ano ang gagawin namin. At yun nga, ulitin ko ulit. Lord, kung ano yung kalabisan namin, bawasan mo. Amen. At kung ano yung aming kakulangan, punuan mo. Amen. Proverbs 1, verse 8 to 9. Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teachings. They are garland to grace your head and chain to adorn your neck. Amen. Ito rin po yung natutunan namin bilang anak. Kaya nga naman po, ito naman pagiging magulang namin, isinishare namin sa aming mga anak. Amen. Pero these proverbs refers for us children na mayroong mga parents. Kailangan po talaga, yung ating mga magulang po, pinakikinggan po natin sila. Kasi po, sila po ang the best na mag-guide po sa atin. Sabi sa Joshua 24 verse 15, Sister Ems? In Joshua 24 verse 15 says, but as for me and my household, we will serve the Lord. Masarap yung nagsaserve na buong pamilya. Amen. Hindi ibig sabihin na kasi sa mga pamilya po minsan may nagsaserve sa iba sa simbahan, no? Hindi naman sa isang community lang. Of course, masarap kung sa isang community lang, pero it doesn't mean na hindi na nagsaserve yung anak mo. Amen. Ang importante, nagsaserve po siya sa ating Panginoon. Amen. May divided sa sisters as a parents, no? Following Jesus example, meaning leading and nurturing by faith, no? Nurturing with love and faith para po mas maging matatag ang ating mga anak. Amen. By instilling the values of patience, kindness, unwavering faith sa ating mga anak,
We help them build strong in morality, in spiritual foundation. Kasi yun naman po ang pinakamahalaga eh. Kaya nga po kami ni Sister Emma, ang saya-saya namin sa aming mga anak. Bakit? Siguro yun po isang nakita ko po for 38 years na ang paglilingkod namin, pagsunod namin sa amin, sa ating Panginoon. Wow, yun din po na impart sa mga bata. Amen. Ano pa iba na mga encouragement, Sister Ems? Another one is trust in God's wisdom. Seek His guidance in every step of our parenting journey and create a loving, faith-filled home that reflects His grace and truth. Tama yun eh. Kailangan talaga kay Lord lang talaga. Kasi pagka wala kay Lord, ang iiral yung sarili mong talino. Human talaga. Eh ang human, mas maraming talbak eh. Mas maraming hindi maganda nangyayari. Remember with brothers and sisters, each moment of love and instruction is a step towards raising our children who embody the love and faith of Jesus. Amen. Ang sentro pa rin po ang ating Panginoon. Amen. So let us pray. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, thankful for the precious gift of parenthood as we reflect on our theme of parenting the Jesus way, nurturing with love and faith. We seek your divine guidance and wisdom. Help us to embody the love, compassion, and faith that Jesus demonstrated and to create a nurturing environment where our children can grow in your grace and truth. Lord, grant us patience and understanding as we train and instruct our children in your ways. May we be ever faith mindful of our words and actions, ensuring they reflect your love and lead our children towards a strong, unwavering faith in you. Help us to trust in your knowing that the seeds we plant may bear fruits. We pray for strength and courage to be the parents you have called us to be. Fill our homes with peace and joy, and let our lives be testimony. The testimony of your goodness as we continue on this journey. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Wherever you live,
So inspiring. Kulang ang oras. No, di ba? Medyo mahaba tayo ng konti pero kulang pa rin po ang oras because napakasarap po pag-usapan ang pagiging magulang. Salamat sa Panginoon at tinuruan at tinuturuan pa rin po kami upang maging mabuting magulang. Amen. Na para mapanuto, nawa po ng ating mga nag-join, mga ating mga tagapakinig, nag-watch po, ay meron pong natutunan na paano ang pagiging mabuting magulang sa ating mga anak. It's another episode, brothers and sisters. In behalf of Love Flock Be Inspired, we would like to thank God for all our brothers and sisters who join us tonight. We hope and we pray that we nurture, we share, nakapag-contribute po kami kahit papaano. Salamat po sa mga supporters natin, sa mga donors, benefactor of Be Inspired. Rest assured po na we always include your prayers, requests, and intention sa aming pong pananalangin ni Sister Emma araw-araw. Amen. For those who wants to support and donate, you can send us through GCash 0993-415-1307 under Victor Cabral. Or you can deposit it to our BPI account. We hope and we pray that we have inspired you. Sorry po kung may nasabi kami mali, kung nagkamali po kami dalawa ni Sister Emma, o baka di kami nangiti. Hayaan niyo po sa nawa po sa susunod mapagbuti pa po namin. At lagi po namin tinatandaan, we will inspire before we expire. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. Amen. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you.
can bear. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are. Of what we say and do, He filled us with His Spirit and made us something new. Let's go.